Breaking news mga tol, muling na ipanalo ni Nicholas Walter ang laban via unanimous decision. Nakalaban po niya si Joseph Adorno na may kartadang 18 wins, 15 KOs, may 4 na talo, may edad na 24. Samantala si Nicholas Walter, edad 38 na po yan. Matatandaan noong 2023, dalawang beses na palaban itong si Nicholas Walter at naipanalo ang laban. Ngayong 2024 mga tol, ito ang unang pagbabalik ni Nicholas Walter. Lumalaban pa rin si Nicholas Walter sa lightweight division. Dahil sa panalo ni Nicholas Walter, may bagong kartada na 29 wins, 22 KOs, may isang talo. Nakuha niyang isang talo laban kay Vasily Lomachenko noong 2016. Matapos matalo si Nicholas Walter, nagpahinga ito sa boxing at muling nagbalik noong 2023. Kaya hanggang ngayong 2024 mga tol, lumalaban pa rin si Walter. Matatandaan na si Walter din ang nagpatulog kay Nonito Donaire noong 2014. Tinalo niya via TKO si Donaire sa round 6. So malupit pa rin ang galawan nitong si Axman mga tol. May ibubuga pa rin sa laban. Pwede pa itong makakuha ng malaking laban sa lightweight division. Pero sa kanyang edad na 38, syempre limitado na lang ang makakalaban. Maswerte na lang si Nicholas Walter kung pagbibigyan pa siya ng malaking laban sa lightweight division. Ang malalaking pangalan ngayon dyan si Gervonta Davis, Shakuri Stevenson at si Vasily Lomachenko. Isama na rin dyan si Pitbull Isaac Cruz. So kung mapalaban si Nicholas Walter sa mga yan mga tol, malaki pa rin ang kikitain niya. Pero tingin ko sa kanyang edad na 38, limitado na lang ang maibigay sa kanya ng promoter. Sa ibang banda naman, Ryan Garcia, nagbabiral nga po ang isang post daw niya dati na sinasabing may mangyayaring masama sa Baltimore, USA ngayong March 26, 2024. Ito nga po yung lugar ni Tank Davis, Maryland, Baltimore, USA. Matindi nga po ang nangyari dahil bumagsak ang isang tulay. Nabangga ito ng cargo ship. Dalawang beses nawalan ng kuryente ang cargo ship. Talagang total blackout ang nangyari kaya nawalan ng kontrol. Hanggang bumangga ito sa poste ng tulay. Dahil sa laki ng cargo ship na bumangga sa poste ng tulay, hindi na nakayanan kaya bumagsak. So ito nga po ang matinding trahedya na nangyari sa Maryland, Baltimore, USA. Kaya nagbabiral itong payag daw dati ni Ryan Garcia na parang napredict niya ang mangyayari ngayong March 26, 2024. Parang katulad na rin daw siya ni Rudy Baldwin ng Pinas. Paliwanag naman ni Ryan Garcia, hindi daw siya ang nagpredict niyan kundi sinabi daw ni Lord sa kanya. Si Lord daw ang nagsasabi kay Ryan Garcia kung ano ang mangyari. I will say that it is not me who knows but God, the Holy Spirit is speaking through me. Kinakausap daw ng Espiritu si Ryan kaya nalalaman niya ang mangyari. So yun po yung payag ni Ryan mga tol tungkol sa nangyari sa Maryland, USA. Parang napredict nga daw ni Ryan Garcia ang mangyayaring yan. Okay mga tol, ano masasabi nyo sa payag na yan ni Ryan Garcia? Sa ibang banda naman, bad news para kay Conor Benn dahil mukhang masisintensya na siya. Matutuloyan na atang masuspende ito at hindi na mapapalaban sa boxing. Matatandaan mga tol, huling laban ni Conor Benn dinala sa USA dahil dito lang siya pwede mapalaban. Hindi na siya pinapayagan na lumaban sa UK dahil nagpositive sa bawal na gamot. Mukhang matutuloyan na itong si Conor Benn at mapahaba pa ang suspende sa UK. So dahil sa pangyayaring yan mga tol, mukhang hindi pa ngayon matutuloy ang laban niya kay pambansang kamauman ni Pacquiao. Matatandaan ang sinabi ng promoter na si Ed Hearn. Inaantay na lang ang feedback galing sa BBBOFC kung papayagan na itong si Conor Benn. Sabi nga dito mga tol, the BBOFC and UCAD have won their appeal against the NADP's decision to lift Conor Benn's suspension or clear him to fight. Ibig sabihin mga tol, babalik ulit ang pagkasuspende ni Conor Benn at hindi na ulit mapapalaban.